Kumusta? Ako ang iyong magiging guro para sa araw na ito. Handa ka na bang matuto? Bago tayo dumako sa ating aralin ay subukan mo munang sagutin ang mga sumusunod. Makatutulong kung babasahin mo ng malakas at may damdamin ang mga pahayag. Handa ka na ba para sa unang pahayag? Nabasa mo ba ng madamdamin ang ating unang pahayag? Narito pa ang mga sumusunod na pahayag. Nababatid mo ba o pamilyar ka ba sa mga pahayag na ito? Saan mo ito madalas makita o marinig? Halina't ating alamin ang kaugnayan nito sa ating tatalakaying aralin. Halina't matuto, Pilipino sa piling larang, sining at disenyo. Ikapitong module, pagsulat ng script. Inihanda at isinulat ng inyong lingkod, Mary Grace Gomez Cordero. Guro sa Senior High School. Handa ka na ba sa ating araling tatalakayin? Halina't alamin muna natin ang pangunahing layunin. Narito ang most essential learning competency na lilinangin. Nasusuri ang katangian ng mabisa at mahusay na sulatin batay sa binasang mga halimbawang gaya ng script, textual, blog, at slogan. Halina tayo ay sumulat ng script. Ano nga ba ang script? Narito ang katawagan ng script sa Pilipino at Ingles. Ang salitang script ay mula sa salitang Latin na scribia. Tinatawag din itong scriber at script sa ibang lengguahe. Ito ay nangangahulugan ng sumulat. Kaugnay nito, ayon sa aklat ni Banril at Piñanueva, ang script ay sinulat ng mga salita ng dula, pelikula o mensahe na pinararating sa pamamagitan ng tao o telepono. Alam mo ba na ang lahat ng may susulat mo ay may tuturing na isang script? Ito ay kaugnay pa rin sa aklat nina Banril at Piñanueva na nagsasabing may tuturing na isang script ang lahat ng iyong nais sabihin sa paraang pasulat. Mula pa rin sa kanilang aklat, sinasabing ang script ay pasulat na bersyon ng dula at pelikula. Sang-ayon sa pagpapakahulugang ito sa script, ating alamin ang iba pang mga depenisyong kaugnay dito. Ayon sa Center for New Cinema, ang script ay isang mapa o roadmap na naglalaman ng mga elemento sa ikabubuo ng dulang pantelebisyon o pampelikula. Ayon naman kay Hokson, ang script ay kadalasang ginagamit sa teatro, dulaan at pelikula. Karagdagan pa ni Hokson, ang pelikula ay isang larangang nagpapakita ng mga larawang gumagalaw bilang isang anyong sining na naglalayong manlibang. Samantala, ang dula ay isang akdang sa pamamagitan ng kilos at galaw sa tanghalan ay naglalarawan ng kawil ng mga pangyayaring naghahayag ng kapanapanabik na bahagi ng buhay ng tao. May tatlong yugto ang script.
ang paglalahad, ang tunggalian, at ang resolusyon. Ito naman ang pamamaraan sa pagsulat ng script. Ang unang hakbang ay pre-writing. Nakapaloob dito ang pag-a-outline, pagda-diagram, storyboarding, clustering, o mind mapping. Ang ikalawang hakbang naman ay writing. Ito ay proseso ng pagsulat at pagsasatitik ng iyong mga idea. Samantala, ang panghuling hakbang ay tinatawag namang rewriting. Ang rewriting ay pag-uulit at pagre-revisa ng iyong mga sinulat upang ang iyong mga ideya ay may sagawa ng mahusay at mabuti. Ang tatlong pamamaraang ito ng pagsulat ay makatutulong sa iyo upang makapag-focus ka sa aspeto ng panahon. Paano nga ba makasusulat ng mahusay na script? Mula sa aklat ni Nabandril at Villanueva, ayon kay Carson Reeves, ito ang mga dapat mong tandaan. Dapat ikaw ay may orihinal at kapanapanabik na konsepto. Mahalaga rin na ang pangunahing tauhan sa kwento ay may bagay na hinahangad. Ang pagtatagumpay ng pangunahing tauhan ay mahalaga rin. Isaalang-alang mo ang kabilisan ng pangyayari sa kwento. Ayon kay Carson Reeves, ang mahusay na script ay mayroon lamang hanggang 110 pahinang screenplay. Napakamahalagang bahagi ang tunggalian. Sikapin mo itong pagtuunan ng pansin. Upang maging kapanapanabik ang bawat tagpo, palagi mo itong lagyan ng surpresa. Mula pa rin kay Carson Reeves, gawing may bombang papalapit sa pagsabog ang iyong script. Sa kabila nito, ang mahusay na script ay palaging may puso. Ang panghuli, ayon kay Carson Reeves, sikapin mong mag-iiwan nang di malilimutang impresyon ang pagwawakas ng iyong script. Ang mga ito ay gamitin mong gabay at patnubay upang makasulat ka ng isang matagumpay na script. Mula naman sa isang artikulo, narito ang karagdagang gabay sa pagsulat ng script mula sa kilalang personalidad. Una, isa puso ang mga karanasan. Ano man ang iyong estado sa buhay, ang bawat isa ay may natatanging karanasan. Nakatutulong ito upang higit pang lumawak ang iyong imahinasyon at ideya sa pagsulat ng script. Ikalawa, ilarawan ang bawat detalye. Napakahalagang mailarawan ang description ng karakter, tagpuan at mismong pangyayari sa isang kwento. Ikatlo, humanap at magkaroon ng literary barkada. Ang pagkakaroon ng kasama at kausap ay nakatutulong upang lumawak pa ang iyong kaisipan at mapaunlad pa ang iyong kakayanan. Sa katunayan, karamihan sa mga kilalang manunulat ay may mga grupo ring sinalihan. Dahil sa parehong layunin at interes, malaya silang nagpapalitan ng kanilang opinyon at suhestyon upang mapabuti pa ang kanilang pagsulat. Ikaapat, igalang ang mga katrabaho. Mabuti ang magkaroon ng magandang relasyon sa pagitan ng isang samahan. At panghuli, matuto kang maghintay ng pagkakataon. Sikapin mong makapagsulat sa paglipas ng panahon. Ito ang magiging gabay mo upang mapagbuti at mapaghusay pa ang iyong sulatin. Magsanay ka ng magsanay at huwag susuko sa pagsulat. Kapag dumating na ang tamang pagkakataon para sa iyo, tiyak
ikaw ay handang-handa na. Narito ang isang halimbawang script mula sa isang pelikula. Ang halimbawang script na ito ay halaw sa pelikulang Himala mula sa direksyon ni Ismael Bernal at panulat ni Ricky Lee. Ang pangunahing gumanap sa pelikulang ito ay walang iba kundi ang superstar Miss Nora Honor. Bilang karakter na si Elsa. Ating tunghayan ang ilang bahagi mula sa script ng Himala. Narito ang isang pamosong linya mula sa pelikulang Himala. Subukan mo itong basahin. Talaga namang napaka-epektibo ang mga linyang binitawan ng pangunahing tauhan. Patunay lamang na ito ay napakahusay na script para sa isang pelikula. Katulad ng pelikulang ito, marami ring pelikula ang tumatak sa ating puso at isipan. Bago tayo matapos sa ating aralin ay muli nating balikat ang gawain sa unang bahagi. Babasahin muli ng malakas at may damdamin ang mga sumusunod na pahayag. Sa pagkakataong ito ay tutukuyin kung kanino at saan nagmula ang mga sumusunod na pahayag. Halina't simulan na natin. Mahusay! Ito ay pahayag mula kay Lavinia Argueles sa pelikulang Bituing Walang Ningning na ginanapan ni Miss Sherry Hill. Tama! Ang nagwika nito ay walang iba kundi ang veteranang aktres na si Miss Nora Honor sa kanyang pelikulang Minsay Isang Gamugamo. Ang husay mo! Ang nagwika nito ay walang iba kundi si John Lloyd Cruz na kinilala bilang si Popoy sa pelikulang One More Chance. Talagang ang husay mo! Ang pahayag na ito ay mula sa pelikulang Four Sisters and a Wedding. At tama ka! Si Bea Alonso nga ang nagwika nito bilang si Bobby sa pelikula. Ang galing mo! Ito ay mula sa usapan ng mag-inang Vilma Santos at Carlo Aquino sa pelikulang Bata-Bata, Paano Ka Ginawa? Bilang si Oji at si Lea. Napakahusay mo! Batid ko nga na alam mo ang mga pahayag na ito. Natitiyak ko rin na handang-handa ka na sa pagsulat ng script. Palagi mong isaisip at isagawa ang lahat ng iyong natutunan sa araw na ito. Bilang pagtatapos, kabataan, isa puso at mahalin mo ang pagsulat upang kaisipan mo'y maging mulat. Gayon din, pahalagahan mo ang pagbabasa sapagkat ikaw sa bagong henerasyon ang pag-asa. Hanggang sa muling pag-aaral!